Alam mo ba na apat na ingredients lang ang ginamit ko dito? Napakadaling gawin, less than 10 minutes, makakagawa na tayo ng milk pudding. At yung lasa nito ay medyo malapit sa Maha Blanca. Napaka-creamy, melt in your mouth at hindi nakakaumay. Gusto mo rin ba? Tara, gawa tayo. Ang unang ingredients na kakailanganin natin dito ay milk. At ang gamit ko dito ay evaporated milk. Pwede rin kayong gumamit ng fresh milk kung mas gusto ninyo yon. Bali, 2.5 cup pala ito. Second ingredients natin ay 5 tablespoon ng white sugar. Sakto na po yung mabibigay na tamis niyan para dito sa ating recipe. Next, maglagay na tayo ng 3/4 cup ng cornstarch. Once na nailagay na natin yung tatlong ingredients, haluin natin ito hanggang sa matunaw na yung asukal at yung cornstarch bago natin isalang sakalan. Bago tayo mag-umpisang magluto, i-ready muna natin yung paglalagyan ng ating milk pudding. Itong mangkok ay lagyan natin ng plastic. Dapat cling wrap, kaya lang naubusan ako, kaya itong plastic labo na lang yung gagamitin ko. Ang purpose nito ay para madali nating i-unmold yung ating ilalagay mamaya. Once na ready na lahat, pwede na tayong mag-umpisang magluto. Yung ating mixture na ginawa kanina, isalang na natin sakalan sa mahinang apoy. Ito yung nakakapagod dito, kasi once na naisalang na natin ito, dapat tuloy-tuloy na tayo sa paghahalo. Kasi mabilis mabuo itong ating ginagawang dessert. Kung napapansin ninyo, unti-unti nang nagbubuo itong ating hinahalo. At pag ganyan, ibig sabihin, malapit na itong maluto. At nararamdaman ko na rin ang pangangalay ng aking braso. Sa mga nagtatanong po kung nasaan yung recipe ng aking mga niluluto, lagi po yun nasa dulo ng aking video. Paki-check na lang po. Bali, sa mga ingredients na ginamit natin, isang malaking mangkok yung magagawa. Kung gusto ninyo na mas marami yung magagawa, doblehin nyo na lang po yung mga ingredients. Malalaman mo na luto na ito once na bumibigat ng haluin. Kung mapapansin din ninyo, nagbago na yung kulay at pag ganito na yung consistency, ahunin na po natin at luto na yan. After natin itong maluto, isalin ka agad sa lagayan kasi mabilis itong mag-set. Ayusin lang natin yung ibabaw at palamigin bago natin ilagay yung pang-apat na ingredients. Once na lumamig na, i-transfer na natin ito sa plato at tignan nyo naman, napakadali na lang niyang ilipat dahil yan sa paglalagay natin kanina ng plastic. At ang pang-apat na ingredients ay ang cheese. Isa ito sa magbibigay sarap sa ating milk pudding. Mas maraming cheese, mas masarap. And ready to serve na ang ating napakasarap na dessert. Yung lasa nito ay halos kalapit ng sa Maha Blanca. Wala lang itong mais at coconut milk. Pwede rin pala natin itong ipanghanda sa nalalapit na Kapaskuhan. Pasensya na po, hindi ko malagyan ng boses yung aking video kasi may background sa paligid ko na maingay, kaya i-voice over ko na lang din ito. Kung tatanungin ninyo kung pwede rin ba itong gawing pang negosyo? Yes po, pwede po. Ilagay nyo na lang sa mga tab at kayo na lang po ang bahalang mag-costing. Grabe, sobrang sarap nito. Sigurado, magugustuhan ito ng mga bata. Dahil sa creamy, lasang gatas at maraming cheese. Gusto mo rin ba? Tara, kain tayo.